sa mga panalo yun. Magandang umaga. So, meron tayo ditong kinabit na radiator. So, SCK. So, yung SCK, kahit nasa bahay kayo, kaya nyo ikabit. Ang tinanggal namin, yung bracket dito. Ayan, turo natin sa inyo. Kasi may kasama na siyang bracket. Ayan. Kaya inalis natin para maikabit natin tong radiator. Ano, sa totoo lang talagang plug and play siya. Mas madali siyang ikabit kumpara sa ibang radiator. So, akalain nyo mga within 20 minutes pwede nyo isalpak tong radiator na to. Then yung pan na stock natin, plug and play din kung makikita nyo yung mounting bracket. Yan o, parehong-pareho lang. Medyo mapupunta lang sa left side yung pan nyo, pero okay lang yun, di naman big deal. Tapos, itatabasin pa tayo dito yung pinakang engine cover. So, madali na magtabas ng engine cover. Importante, pit na pit yung ating pan dun sa area. Tapos may tinabas din kami dito sa area nito. So may plastic yan dito. Ito yung plastic. Yan yung tinabas namin para hindi sumiksik dito. Yan. Inalis din namin. Nagarimbaka lang ginamit ko. Then yung mga hose nya, ito medyo nakabend kanina. So magkakaroon ng problema yung dali ng coolant. Medyo naiipit siya kanina. Ang ginawa ko lang, nirotate ko lang siya ng konti pa ibabaw. Then yung mga hose, hindi nyo kailangan magpalit. At kung may pera naman kayo, maluwag pa sa budget, pwede kayo mag-sample hose. So ito, parehas lang yung stock. Same lang yung paglalagyan. Medyo may konting rotation lang sa hose. Tapos yung ano, area dito, yan, maluwag pa. Tapos ito pa. Pag nakaganto yung gulong, ang laki ng clearance. So pwedeng-pwede siya dun sa mahilig mag mga Malaysian concept. Pwedeng lower. Pwedeng-pwede siya kasi ang laki ng clearance niya dito. Sa coolant, titignan natin kung gano'ng karaming laman ito. So buhay na natin yung unit. Tapos sasalin na natin. So ganito kayo magsalin ng coolant. Meron akong na-ready na doon na 2 liters. At i-base natin kung gano'ng karami yung laman ng ECK na radiator. So ito yung stock. Ayan, nanipis. So alam nyo pag stock yung motor ng radiator natin, medyo stress yung pan. Kaya maraming nasisiraan ng pan kasi nga maliit yung radiator ni Sniper 155. So hindi naman yun ano eh, tawag dito. Big deal eh. So pag may budget kayo, palitan nyo na kaagad. So yung ano nya, dito. Yung pinaka-breather niya dito. Tapos, ito. Pag napalitan natin to, malaking bagay na. Kasi yung pan natin, matagal siya andar. So, kaya nasisira yung pan. Kunting takbo lang natin, kung mapapansin nyo, ay andar na ng andar. So, kaya tayo palit na palit ng pan. So, pag ganito kalaki yung radiator nyo, may iwasan nyo masira yung pan or may stress yung pan. Okay? So, let's go. Salit tayong kulan. 2 liters. Nahin natin to, isang to. Tingin natin kung gano'ng maraming laman. So 1 liter yan, 1,000 ml. Subukan natin kung gaano karami yung ilalagay natin. So bahay natin si unit. Nagpitan ko na rin yung drain plug, tapos na-drain na namin yung lumang ulan. Ito na. Mukhang gutom ah. Ala, lagot. Dito yata tayo mumulubi sa mahalang kulan. Joke lang. Okay. So, pigatigayin nyo lang yung mga hose. Kakunti na yung natira sa 1 liter. Grabe. Wow, yata itong radiator ni Pops. Hindi lang yan. May natatakot pa konti-konti. Wow pa ba? Grabe, oh. Tingnan nyo. Sa litro yan ah, 200 ml na lang natitira. Hindi pa yan puno ah. Itatagilid pa natin yan. So sa magkakabit ng ECK, kailangan nyo 2 liter sigurado na ako. Kasi sa reserva siguro mga 400 ml sa residyo. Okay? So ito hanggang ngayon, nagsasalin pa rin kami. Alam nyo yung ECK, kahit nasa bahay, pwede nyo itabit. Kayang-kaya nyo. Yun lang yung nakita ko dito. Sobrang dali niya ilagay. Hindi kami nahirapan. Kala kaya mahirapan tayo. Ito pa, ubusan isang litro. Grabe, bago ka lang. Boss, patuloy na ako. Nagilid niya na ano. Kung kakupuno kayo. Sasagarin niya natin. Wala nyo yung tagilid yung unit. Tapos piga-piga ng house. Ang dami ba naman ito. Pag nag-overheat ka pa, ewan ko na lang. Ito, maganda siya pang endurance. 1 litro na, oh. Hindi pa puno. Ayan, nangay na siya dyan. So, yan guys. So, estimated na laman ng ECK 900 ml.
So pinalo pa niya yung umo ko 750ml lang yung laman. Ito 900ml yung laman. Maganda to pang endurance. Naasahan to sa mga long drive. Magaling karaming laman na kulang. Diyan tayo sa receiver. Wala na tayong budo. Mabilis din siya mag-function ngayon, hindi ko lang ng stock kasi dito. Same naman sila ng padaan ng hose, pero siguro dahil mas maganda yung ano niya, mas malaki, mas maganda yung dami ng kulan. So ito nga pala, huwag niyong kalimutan higpitan. So mamaya higpitan natin ito. Sa 70mm yan, baka kasi matapon. I think ito yung ano, nabawa, pupunoy niyo yung radiator, dito kayo magluluwag para ika nga yung leader, ano niya, leader mo. Kumbaga sa Alipar, yun yung pinakang leader. So kami, ginawa namin, pinagilid na naman. Ang ganda ng function ng ano, kulan. Ayan, tumigibugod yun. Yan. Nice. Final, final. Tapos paandarin natin ang paandarin. Hanggang sa marinig natin ng pan. Ayan, hintayin lang natin. Ayan, gumano na kagad yung pan. Napaka-bisa talaga ng sensor ng ECU na ito. So, habangan natin dito kung hindi siya magte-temperature. Oras 7:49. So, patayin natin siya sa 8:10. Magano. 10 minutes natin bubuhayin. Tignan natin kung hindi magano. Kaka-problema. Pag ganito, Paps, ano? So, bagong kabit yung ano mo, dito, dalahin mo yung wala pre, yung tirang radiator ano, ay yung tirang ano, so sa kanin na mag-temperature, saling ka lang yung tama ang lahat. Ayan, try natin. So guys, ito na, natapos na yung SCK na radiator. Ayan, so tapos na siyang ilagay. Medyo marami ding tinabas dito sa mga pairings, yun lang, pero maganda siya, mabilis lang siya install, unlike dun sa ibang radiator. So yun, sa mga gusto bumili ng CK, yan, plug and play lang. So, tabas lang kayo ng mga pairings, yun lang naman. Alright, yun lang.